Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy na tuloy raw ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa August 22. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa gitna po yan ng mga panawagan na huwag munang gawing mandatory ang full implementation ng face-to-face classes. Bukas naman daw ang Vice Presidente sa pakiusap ng ilang grupo ng mga paaralan at ng mga guro na makipagdialogo muna siya. Nakatutok si Ian Cruz. Sa gitna ng mga panawagang iurong sa kalagitnaan ng Setyembre o simulan Oktubre ang pasukan mula sa itinakdang August 22, giit ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. No. Approved na po ito ng ating Pangulo and meron na po itong Department Order 34. So tutuloy na po tayo doon. Ang COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines umapela na rin kay VP Sara na alisin ang ban sa hybrid at blended learning platforms pagkaraan na October 31 sa ilalim kasi ng Department Order 34. Sa November 2, full implementation na dapat ang 5 araw na in-person classes. Anila, tanggalin ito alang-alang sa kalidad ng edukasyon, kaligtasan at karapatang pumili ng mga magulang. Sana wag namang totally ipagbawal, no? Kasi alam namin meron din namang benefits, no? Para ma-maximize natin yung benefits ng hybrid and blended learning, which is the future of education, no? Hindi lang po sa atin, that's all over the world, no? That is why meron muna tayong transition period and the Department of Education and of course the President is open na i-discuss yung mga ganyan beyond October 31. But sa ngayon, this is what was approved by the President. They have 3 options. And then we transition to 5 days in-person classes by November 2. Handa rin daw ang bise na pagbigyan ng hiling na pakikipagdialogo ng iba't ibang grupo ng mga guro at samahan ng eskwelahan. Wala raw nakikitang problema si Vice President Sara Duterte kung magkakasama sa paaralan ang mga hindi bakunado, hindi pa kumpleto ang bakuna at mga fully vaccinated na mga estudyante. Sabi ng bise, hindi naman kasi mandatory ang vaccination program ng bansa. May ilang paaralan din ang namumroblema dahil kulang daw ang classrooms para sa bilang ng kanilang mga estudyante dahil sa mga ginagawa nilang hakbang para maipatupad ang physical distancing at iba pang health protocols kapag full implementation na ng face-to-face classes sa Nobyembre. Sabi ni Duterte, hindi naman sila nagtakda ng particular na bilang ng estudyante kada classroom. There are no schools na pareho sila exactly sa kanilang classrooms and sa kanilang teachers. So ang nilagay natin doon at in-approve din ng Pangulo during the cabinet meeting is physical distancing shall be implemented whenever possible. Para masolusyonan ang kakulangan ng silid, kailangan madaliin daw ang konstruksyon ng mga school building. Kaugnay naman sa inimbestigahang umano'y pang-abuso sa Philippine High School for the Arts, sinabihan daw ng DepEd ang National Bureau of Investigation na agad ipadala ang resulta ng pagsisiyasat at mga rekomendasyon. Sa mensahe namang ipinadala ng PHSA sa GMA News, sinabi nitong nakikipagtulungan daw ang paaralan sa NBI. Nasa Mendiola sa Maynila kanina si VP Sara para tumalo sa isang pagtitipon. Bago siya umalis, muli niyang nakita ang parking attendant niya noong nag-aaral pa sa San Beda College at San Sebastian College. Sabi ko, alam mo, Sara, natutuwa ako, nakita tayo. Kasi siyempre, matagal na tayo. Hindi ka naman iba sa akin, parang pamilya tayo. Sabi niya, oo, nanay, mag-print tayo, mag-ano tayo. Sabi, pasensya akin, bibira pa kami sa loob. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. May nakahanda naman daw na backup plan ng ilang public school sa mga haharapin nilang problema ngayong wala nang ang atrasan, ang full face-to-face classes. Pero malaki raw talaga ang problema ng ilan, gaya sa isang paaralan sa Quezon City, kung saan mahigit 100 silid daw ang kulang para sa kanilang mga mag-aaral. Nakatutok si Maki Pulido.
Bago pa man magka-pandemya, problema na ang kakulangan ng classroom. Para nga paghanda nito, noong nakaraang taon pa hinati sa dalawa ang mga classroom dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, nang hatiin mula 125 naging 178 classrooms. Kung 50 students sa isang klase at double shift, o may pang-umaga at pang-hapon, magkakasya sana ang mahigit 17,000 estudyante nila. Pero kung 30 students lang sa isang klase, alinsunod sa physical distancing kapag ipatupad na ang utos ng DepEd na full face-to-face sa Nobyembre, kulang ng 118 classrooms. Dagdag na 50 teachers din ang kakailanganin nila. Naghahanda na ng mga contingency plan ang paaralan. Isa rito, salita ng pasok ang mga estudyante. Kung talagang hindi kakayanin, we will propose po in or off school approach. Malilimit yung pagpunta ng bata sa school, pero that is still one of the options. Kumpara sa Batasan Hills National High School, mas kaunti ang estudyante ng Old Balara Elementary School sa Quezon City. Bago magka-pandemya, double shifting na para magkasya sa 34 classrooms ang mahigit 4,000 na estudyante. Kung mas kaunti ang bilang ng mga estudyante sa isang klase, magkukulang sila ng 25 classrooms. Magkukulang din ng 30 na guro. Kaya salita ng pasok ng mga estudyante rin ang isa sa naiisip nilang solusyon. Sa tulong po ng Panginoon, kakayanin po namin. Kahit ano mangyari po, tuloy po ang pag-aaral. Wala pong putol. Kakayanin po namin. Sa datos ng Department of Education, noong 2020, mahigit 242,000 ang kailangang classroom sa buong bansa. Sa bilang na ito, mahigit 110,000 ang mismong classroom shortage. Mahigit 85,000 ang dapat palitan at nakaschedule na para sa demolisyon at mahigit 46,000 para sa mga classroom sa mga liblib na lugar o last mile schools. Sayang, sabi ng Alliance of Concerned Teachers. More than 2 years na nakasara yung ating mga eskwelahan and yet no, hindi natin na-address yung renovation and the construction of classrooms. Suportado raw ng ACT ang balik-eskwela ng mga estudyante. Pero habang may classroom shortage, sana raw huwag mandatory ang full face-to-face. Sana contextualized ito, no? Ibig sabihin nakabatay tayo sa kalagayan ng mga areas natin at hindi yung ipipilit natin yung mandatory and yet wala tayong sapat na facilities, no? Tingnan natin ano yung kaya ng mga eskwelahan while the government should be, no, pursuing, no, the massive construction of facilities. Maki Pulido, Nakatuto, 24 oras. Itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos bilang officer in charge ng Department of Health si Dr. Maria Rosario Vergere. Samantala, excuse me po, pwede na rin daw lumabas at makipagpanayam at makipagpulong si Presidente Marcos simula bukas dahil tapos na ang 7 araw niyang tinatawag na isolation. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Si Dr. Maria Rosario Vergere, kasalukuyang Undersecretary for Public Health Services at Office of the Chief of Staff at tagapagsalita at nagsilbing tinig ng COVID-19 response ng pamahalaan, ang pansamantalang mamumuno sa Department of Health bilang Officer in Charge sa OIC. Si Vergere rin ang namumuno sa National Vaccination Operations Center. Sa ngayon, hanggang katapusan ng buwan lamang siya bilang OIC. Ini-expect natin kung wala pa pong naitatalaga na pinuno ang DOH before that time, ay i-extend ang pagka-OIC. But titignan po natin kung ano mangyayari during that time. Nagpasalamat ang Department of Health sa pagtatalaga kay Vergere at sa tiwala ng Pangulo sa isang career executive ng kagawaran at ang mabigat na responsibilidad na nakaatang dito. Makikipagtulungan daw ang bawat isang kawanin ng DOH para maipagpatuloy ang mga nagawa ng mga nakarang administrasyon para sa patuloy na pagbawi mula sa pandemya at sa pagpapatupad ng universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos bilang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO si Mel Robles, dating LRTA Administrator sa termino ni dating Pangulo at ngay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pero tulad ng sa Department of Energy at sa Department of Environment and Natural Resources, itinuturing pa lamang daw na nominasyon ang pagkakatalaga sa mga napiling kalihim. Sa kaso ni Rafael Lutilla halimbawa, kailangan munang linawin kung pwede siyang umupong DOE Secretary kahit independent director siya sa Aboitiz at NXOR, mga pribadong kumpanya sa energy sector. Sa legal opinion ay nilabas sa Department of Justice, pwede. Hindi raw saklaw sa ipinagbabawal ng RA 7638 o Department of Energy Act ang sitwasyon ni Lutilla bilang isang independent director.
Nakasaad sa naturang batas ang officer, external auditor, accountant o legal counsel ng anumang private company o enterprise sa energy industry ay hindi maaari italaga bilang energy secretary sa loob ng 2 taon matapos ang kanyang pag-alis sa kumpanya. Ilang virtual meetings pa raw ang pinangunahan ng Pangulo habang patuloy na naka-isolate, kabilang kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Tinalakay raw nila kung paano mapapabilis ang pag-imprenta at distribusyon ng national ID cards upang magamit na sa unang bahagi ng 2023. Bahagi nga po yan ng ating economic recovery. So necessary kasi yung national ID. Lalong-lalo na dun sa banking systems, pagtatayo ng mga maliliit na negosyo or kahit anumang negosyo. So sa credit system, mahalaga din po. Huling araw na ngayon ang 7-day isolation ng Pangulo matapos magka-COVID. Bukas, maaari na raw siya magbalik sa face-to-face engagements. Wala na raw anumang sintomas ang Pangulo. Ivan Merino, Nakatutok, 24 Horas. Nagpatuloy ang operasyon kontra iligal na wang-wang at blinker. May ambulansyang hinuli at tiniketan. At yan po ang sanipwersang tinutukan ni na John Consulta at June Veneracion. Lahat po kayo magpapacheck up? Lahat po? 10 ang nakita ng IACT o Interagency Council for Traffic na nagsisiksikan sa ambulansyang kanilang pinara sa Makapagal Boulevard sa Paranaque City. Kabilang dyan ang isang sanggol at isang bata. May nagsabing papunta siyang ospital. Dahil ang isa, magdodonate siya ng dugo. Tahimik lang ang iba. Ayon sa IACT, hindi pa raw magkatugma ang tuguan ng ambulance driver at mga sakay kung saang paggamutan sila pupunta. Inabagan daw talaga ng IACT ang ambulansya matapos silang mapansin na panay wang-wang at counterflow nito sa mga nakarang araw. Kinumpiska ang lisensya at tinikitan ang driver dahil hindi naka-seatbelt at walang dalang OR at CR. Pinababa naman ang lahat ng sakay ng ambulansya. Karaniwan na para sa mga taga Interagency Council for Traffic ang makakita ng mga abusadong ambulance driver na panay wang-wang at labag sa batas trapiko. Ang problema, hindi raw nila mapara dahil sobrang dilim ng tint ng sasakyan at hindi malaman kung meron bang kasama sa loob ang driver o wala. Kaninang umaga, itinuloy ng IACT ang operasyon sa Commonwealth Avenue, Quezon City. May nagtangkang tumakas. Sir, delikado po yung ginagawa niya. Pinapara na po kayo ng tropa. Ginitinig niyo ba? Umiiwas pa kayo sa amin. As of 10 a.m. kanina, 16 ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag gaya ng hindi pagsiseatbelt. Kalalabas ko lang, kababayay ko lang. Nakaligtaan mo talaga o hindi ka sanay mag-seatbelt? Nakalimutan ko lang talaga. Kasama naman ng HPG sa kanilang operasyon sa kanto ng McKinley Road at EDSA sa Makati kanina ang mga taga Land Transportation Office. Unang nasampulan ang van na ito na tadtad ng blinkers. Civilian ang may-ari na di otorisadong gumamit nito. May nahuli rin mga sasakyang nagpakilalang opisyal ng gobyerno. Habang ang isa nagpakilalang tauhan daw ng isang senador. May natikita ng HPG at inisyuan ng show cause order ng LTO. May driver pa raw na nagmatigas at ayaw mag-surrender ng kanyang blinker. Hinahanapan pa kami ng mission order. Mamatigas, ayaw sumunod sa atin. Hintayin natin siya lumambot. Maghapon siya dyan, nakatambay. Sa huli, bumigay ang driver at isinuko ang kanyang illegal LED light at tinikitan. Mahigit 6 na po ang nahuli sa maghapong operasyon. Base po sa mga intelligence report natin, itong mga gumagamit ng mga blinkers at saka mga wang-wang ay galing dito sa mga executive subdivision. Confiscation lang ng blinker, wang-wang at illegal auxiliary lights sa first offense. Kapag nahuli ulit ay may kasama ng multa, kulong na hanggang 6 na buwan at revocation ng rehistro ng sasakyan. John Consulta. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Kinumpirma ng kampo ni Senadora Pia Cayetano na ang isa sa mga nasitang sasakyan ay sinasakyan ng kanyang security. Hindi raw siya hinatid o sinundo nito kanina dahil out of the country siya ngayon. May polisiya rin daw siya sa kanyang staff na huwag gagamit ng wang-wang. Abiso sa mga sineserbisuan ng kumpanyang Maynilad sa ilang lugar sa Metro Manila, mag-ipuno po kayo ng tubig dahil pangsamantala kayo mawawala ng supply ng tubig anawang oras ngayon. Nakatutok si Isa Vendanyo Umali ng Super Radio DCWB. Bumubulwak pa ang tubig sa bahagi ng Pereza Street Corner, Abad Santos sa Santa Mesa, Maynila nang abutan ng aming team.
Aksidente raw kasing tinamaan ng 888 Construction and Supply Incorporated, isang third-party contractor na nagsasagawa ng drainage project ang tubo ng Maynilad noong pang Lunes. Pinagsusumikapan na raw ng Maynilad ang assessment at pagkumpuni sa water pipeline. Ayon sa Maynilad, kailangan matanggal muna ang tubig para ma-expose o makita ang nasirang bahagi at para agad na ma-assess at maisaayos. Kailangan po matanggal lahat ng tubig, and to do that, mapipilitan po tayong magsara ng tubig sa trunk line para ma-expose po yung pipe na nasira at ma-assess natin yung extent ng damage. Mga ilang araw po ito? In some portions po, 18 hours po yung interruption, pero in some areas po as long as 36 hours. Humihingi naman ang paumanhin ng Maynilad dahil sa abalang dulot nito. Nag-abiso na rin ng Maynilad na pansamantalang makararanas ng kawalan ng tubig ang mga customer sa ilang bahagi ng Maynila, Makati, Paranaque, Pasay at Las Piñas sa pagitan ng July 15 at 16. Kung bukas pa, may panahon pa mag-ipon ngayong araw? Tama po. Sadya po namin dinefer yung repair kasi gusto po natin bigyan ng pagkakataon yung customers na mag-ipon muna. May mobile water tankers naman daw ang Maynilad na magde-deliver ng malinis na tubig. Wala na pong tubig, di na po makatinda. Walang kita. Nga. Hindi, mag-imbak muna. Depende po kung ilang araw po mawalan. Nagpaalala naman ang Maynilad na pagbalik ng supply ng tubig, asahan ang pansamantalang water discoloration. Kung mangyari ito, padaluyin muna ang tubig hanggang solominaw. Maari namang ipunin ang unang labas na tubig para magamit na pang flush ng toilet o kaya pandilig para hindi masayang. Ako si Isa Vendanyo Umali ng Super Radio DZBB, nakatutok 24 oras. Nanindigan ang China na hindi nito tinatanggap at kinikilala ang arbitral award na napanalunan ng Pilipinas noong 2016 kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod po yan ang pahayag ng Department of Foreign Affairs kamakailan na pinal at hindi matututulan ang ruling ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabing walang basehan ang 9-line claim ng China sa pag-angkin sa South China Sea bilang teritoryo at labag sa batas ang ginagawa nitong reclamation at ibang aktibidad sa rehiyon. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, illegal at wala raw bisa ang naturang desisyon. Nilalabag daw nito ang international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi raw kailanman tatanggap o kikilala ang China ng anumang pag-angkin o kilos base sa arbitral ruling. Hindi rin daw magtatagumpay ang sinumang magtatangkang manghimasok sa soberanya, karapatan at interes ng China sa pamamagitan ng pagpapatupad ng naturang ruling. Kinatuwa ng ilang mga estudyante at magulang ang nakatakdang pagbabalik ng ika nga'y full face-to-face na mga klase sa Nobyembre. Hindi raw kasi biro para sa ilan ang hirap ng distance learning nitong pandemya. Sa kabila niyan, problema pa rin ng ilang mga magbabalik eskwela ang kawalan ng gamit at uniforme, pati hirap sa transportasyon. Nakatutok si Maris Umali. Sino ang makakalimot sa nag-viral noong kuha ng pamilya Eugenio kung saan gabi-gabi ay tinuturuan ni Tatay Rolando ang kaniyang mga anak na sina Rochelyn, Mark Leonard at Jet Lawrence sa gilid lang ng kalsada dahil wala raw silang kuryente sa liwanag lang ng poste ng ilaw sa labas ng kanilang bahay sila umaasa para makapag-aral. Makalipas ang 2 taon, binalikan ko ang pamilya Eugenio. Awa ng Diyos, may maliit na silang bumbilyang pinapaandar ng solar battery. Pero ang di nagbago, ang pagpupursigi pa rin ng amang mapag-aral ang mga anak. Kahit pa paano, may edukasyon po sila na kahit na magsipag-asawa sila, meron silang permanente yung trabaho. Ngayong magbabalik face-to-face classes ng mga estudyante sa Agosto, masaya ang mag-aama. Abala na nga ang magkakapatid sa pagsusukat ng kanilang uniforme, pag-aayos ng mga school supplies at libro. At ang bunsong si Jet, nag-e-ensayo na rin sa pagsusulat. Masaya po ako. Dahil? Papasok na ako. Magsusulat. Magpilang. Ano gusto mo paglaki mo? Suntalo. Baktang ko lang pancha. Pulis po. Para pumauli yung mga nagnanakaw, pati yung nag-asabu. Si Rochelyn masaya raw na makakapag face-to-face na. Dahil sa piso net lang umaasa, lagi raw napuputol ang kanyang internet. Lagi na po akong makakapasok tapos po
Yung grade ko po tataas na po ng konti. Kasi po ako po yung laging sumasagot din sa school namin. Makakapagtapos na po akong pag-aaral. Makakausap ko na po yung kaklase ko. Pero ngayong face-to-face na ang klase, iba naman ang inaalala ni Mang Rolando. Mas mahirap po yung sa ngayon dahil kailangan talaga needs po nila yung transportation, tapos yung snack po nila. Dahil doon na rin po sila mananangalian sa school. Ang isa pang nag-viral din noon na si Jonel Agner sa isang piso net shop. Masaya rin na magbabalik eskwela na. Yung pagsagot po sa module. Kasi po, natatambakan po ako minsan. Sunod-sunod po yung dumarating na module. Excited po kasi po, mamimit ko na po ng todo yung mga kaklase ko, yung teacher ko. May iba naman pinoproblema si Jonel. Wala pa po akong mga kagamitan sa ano. Sa pag-aaral, walang note, wala pa po akong notebook, uniform. Wala na po kasi kami yung budget. May mga nararamdaman na rin po si Papa sa katawan niya. Kaya po di na po siya masyado nakakapagtrabaho. Ayon sa GMA News Research, kinikilala ng maraming magulang ang idinulot na stress at pahirap ng pandemya sa edukasyon ng mga bata. Kabilang na ang kakulangan ng access sa gadget, internet, at maging ang hirap na makapag-focus sa ilalim ng distance learning. Kung ikukumpara ang datos bago magka-pandemya, makikita na bumaba ang elementary enrollment ng 4.45%. Mula sa 15.3 million sa school year 2019 to 2020, ay nasa 14.7 million na lang ito sa school year 2020 to 2021. Bumaba rin ng 1.93% ang junior high school enrollment, pero bahagya naman itong tumaas ng sumunod na taon. Kinukunan pa namin ang pahayag ang Department of Education kaugnay nito, pero nauna na nilang sinabi na ginagawa nilang karampatang review sa curriculum ng mga estudyante para maging akma sa panahon ang kanilang kaalaman. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng pumalo sa 10 hanggang 15 piso kada piraso ang bentahan ng itlog, ayon po yan sa Egg Council of the Philippines. Bukod daw kasi sa kakulangan ng supply, pinangangabahan din ang banta ng bird flu, lalo na sa mga lugar na napagkukunan ng itlog. Nakatutok si Victoria Tulad. Kung noong nakaraang buwan, 3 tray ng itlog kada araw ang binibili ni Ramon Santos para sa kanilang kalendarya, ngayon, isa na lang daw. Dati kuha namin 130 lang yan per tray. Ngayon, ang kinukuha namin mismo nasa 190 na. Sa tindahan ng itlog na ito sa Kamuning Market sa Quezon City, mahigit doble na raw ang presyo ng pinakamurang itlog sa halagang 6 pesos and 50 centavos kada piraso. Nagkaroon ng bird flu sa ibang lugar. Tumaas ang gasolina. Marami kasing farm din na nagsara. Yung iba nagsara sa taas ng pigs, ganun. Yun ang mga dahilan kung ba't tumaas ang itlog. Pati quail eggs daw sa naturang tindahan, nagmahal mula 1 peso and 77 centavos kada piraso nitong unang linggo ng Hulyo, ngayon 2 pesos na. Ang kwek-kwek vendor na si Richard Sumigin, ginawa ng 20 pesos ang kada stick ng kanyang paninda na dating 15 pesos lang. Mugi po talaga. Benta na lang po namin sa amin, bali mababang presyo na po siya. Ayon sa chairman ng Egg Council of the Philippines na si AGAP Party List Representative Nicanor Briones, marami noon ang pumasok sa pag-iitlog nang magkaproblema sa hog at poultry. Pero nauwi ito sa oversupply ng itlog, kaya kalaunan marami na rin ang umatras. Kaya marami ang umatras, marami nagsarado, nagbenta ng pan, nagbawas ng alaga. Kaya ngayon tayo may katulungan sa supply ng itlog, kaya ang bilis ngayon tumataas. Kumpara noong Enero, 50 centavos hanggang 2 pesos na ang iminahal ng farm gate price ng itlog ngayong buwan. Nangangamba pa ang mga egg producers sa banta ng bird flu. Doon sa aming bayan ng San Jose, meron kaming hindi bababa ng 10 million eggs a day na hinaharvest. At kung yan ay mapapasok, alalawigan ng Batangas, sigurado yung 10 to 15 pesos hanggang next year. Ayon sa Bureau of Animal Industry, ginagawa nila ang lahat para sugpuin ang bird flu. Bantay sarado na raw ang mga lugar na may outbreak at nagre-risk mapping din sila. Kabilang din daw sa mga ikinakasang solusyon ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng kanilang Kadiwa on Wheels program sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Dito, mas murang mabibili ang mga itlog na nasa 7 pesos lang. Isa ang production cost sa mga nakikitang dahilan ng DA sa pagtaas ng presyo ng itlog. Yung kuryente, yung feeds po na pinakain nila doon sa manok para mangitlog. Dapat talagang
una ng pansin ay yung pagbaba ng production cost. Sa ulat ng Super Radio Davao, siniguro naman ng Department of Agriculture Region 11 na imposibleng mangyari sa Davao ang pagtaas ng presyo ng itlog hanggang 15 pesos. May mga hakbang na raw silang ginagawa para tiyaking sapat ang supply nito. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Sa susunod na linggo na ay lulunsad ang One Repatriation Command Center sa ilalim ng Department of Migrant Workers. Tutulungan ito ang mga OFW na stranded o biktima ng pang-aabuso, gayon din ang pamilya ng mga Pilipinong namatay sa ibang bansa. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. May 18, 2021, nang ipaalam kay Susan na natagpo ang patay at may saksak ng kutsilyo sa lalamunan ang kanyang asawang OFW na si Riandro Molino sa loob ng kanyang quarters sa Riyadh, Saudi Arabia. Wala raw oras na sinayang si Susan para maiuwi ang labi ng asawa. Hindi namin alam kung saan kami mag-uumpisa, kung kanino kami lalapit, kung kay OWA ba, kung kay DSA, kung kay Embassy, o kahit saan ahensya, sir. Makalipas ang dalawang buwan, sa tulong daw ng Department of Foreign Affairs, naiuwi rin ang labi ng kanyang mister. Gayunman, hindi raw niya makalimutan kung paano sila halos magmakaawa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maiuwi lang ang mister. Ang sakit-sakit. Tapos tinuturo-turo ka lang na hindi mo alam kung ituturo ka ba talaga nila sa tama na sa ganito. Ilang, sa isang araw kasi, sir, ilan yung pinupuntahan namin eh. Babalik-balik kami. Ang mga ganitong kaso ang ayaw na raw mangyari ng gobyerno. Kaya binuo ng Department of Migrant Workers o DMW ang One Repatriation Command Center na ilulunsad sa isang linggo. Isa na lang ang dudulugan ng mga pamilya ng OFWs, yung para sa shipment of remains, para sa repatriation of stranded and or exploited OFWs. And kami na mismo ang tatawag sa mga pamilya. Isa lang daw ito sa mga gagawing pagbabago ng DMW na paglilipatan ng hindi bababa sa 6 na labor agencies na dating nasa ilanim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Lahat din na mga polo o yung Philippine Overseas Labor Offices sa iba't ibang panig ng mundo ay magiging bahagi ng DMW. Pero sa mga bansa o teritoryo na walang naka-assign na polo, ang DFA pa rin daw ang magbibigay ng paunang assistance gaya ng repatriation. Halimbawa raw dito ang Sri Lanka kung saan may political unrest ngayon. Sabi ng DMW, sa 700 na Pilipinong naroon, nasa 150 na Pilipino ang nagpaabot ng intensyong ma-repatriate na. Habang nasa transition period ang departamento na kailangang matapos sa loob ng 2 taon, iniutos daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maantala ang serbisyo para sa lahat ng OFW. Sa ngayon, hindi pa kasama sa 2022 budget ng Pilipinas ang budget para sa DMW. Ayon kay Secretary Ople, manggagaling muna sa mga attached labor agency ang pondo na kakailanganin para magawa ang mga kailangan ng DMW. Ang DOLE naman, pagtutuunan na ng pansin ang paghahanap at pagbibigay ng trabaho sa lahat ng Pilipino, kabilang na ang mga nag-uwi ang OFW. Isa na raw dito ang pagpapadali ng proseso sa paghahanap ng mga trabaho sa mga job fair at pagbibigay ng skills equivalency status sa K-12 graduates. Titignan ng TESDA yung usapin tungkol sa yung kanilang natapos, pwede bang merong equivalency na hindi na kung tutugon dun sa paper requirements, no? Kasi pwede naman silang i-test kung talagang suitable or talagang tama yung kanilang skill. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Hindi maipapangako ng Department of Trade and Industry ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Pero pag-aaralan daw nilang mabuti kapag may mga hiling na pagtaas ng presyo. Makikipagtulungan na rin daw sila sa Department of Agriculture para masiguro ang supply ng mga pangunahing bilihin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong mataas ang presyo ng trigo at pati ng petrolyo, nagiging maingat raw ang Department of Trade and Industry sa hirit ng manufacturers na taas presyo sa ilang pangunahing bilihin na nakabinbin ngayon. Bawat price adjustment, kailangan daw munang dumaan sa masusing pag-aaral. It's hard to make a rush decision when prices are
rising, then drop, rising, drop, you know. Gasoline as well. Hindi raw maipapangako ng DTI ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin, pero sisikapin daw nila makahanap ng mga alternatibo sa mga mataasang presyo. Halimbawa raw sa mga tinapay. The Bakers Association has already done it. President is my neighbor, you know, and before that was implemented, he told me that they will begin using cocoa flour, flour from coconut, up to 10% of the dough, the mix, to replace this 10% of imported wheat. Hindi man daw direkta makokontrol ng DTI ang presyo ng raw materials, sisiguruhin naman nilang hindi labis-labis ang patong ng mga negosyante. Bukod sa reasonableng presyo, sisiguruhin daw ng DTI na laging may supply ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman makikipagtulungan daw ang DTI sa Department of Agriculture para mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto. Hahanap raw ng paraan para mabawasan ang pasa-pasa ng mga produkto at sa halip, direktang makapag-ugnayan ng mga producers sa mga pamilihan. Isusulong rin daw ang pagkakaroon ng mga cold storage facilities at pag-digitalize ng mga proseso sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya. Sisikapin rin daw nilang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pinaasa na po ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ipinapataw na interes sa mga bangko na pinautang nila. Dahil dyan, magmamahal na rin daw ang pag-utang sa mga bangko, kaya posibleng mabawasan ang pag-utang at paggastos ng publiko. Isa ang hakbang na yan para makontrol daw ang tinatawag na inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dito sa ating bansa. Narito ang pagtutok ni Lay Alves. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, itinaas ngayong araw ng Monetary Board ng Bangko Sentral ang policy interest rate ng bansa ng 75 basis points o katumbas ng 3.25% interest rate. Ibig sabihin, mas mataas na ang ipapataw nilang interes sa mga bangko na pinauutang nila. Ayon sa Bangko Sentral, ito raw ang nakikita nilang paraan para makontrol ang inflation sa bansa. Makatutulong din daw ito upang mabantayan ang posibleng spillovers mula sa ibang bansa na maaaring higit na makaapekto sa inflation rate. Sinisiguro ng BSP sa publiko na handa raw silang gawin ng kaukulang mga aksyon para mabantayan ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa paggalaw ng key policy rate, itinatakda nito ang direksyon ng iba pang rates tulad ng bank lending rates. Kapag tumaas ang interes, mas mahal umutang sa bangko at mababawasan ang pag-utang at paggastos. Sang-ayon ang ekonomistang si Vic Abola ng University of Asia and the Pacific sa ginawa ng Bangko Sentral, isa raw ito sa mga hakbang para mapigilan ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin kasabay ng paghina ng purchasing power ng Philippine peso. Gustong bumili ng bahay o gustong bumili ng motorsiklo o kotse, tataas yung interest rate. So mapopostpone yung paggastos, paggasto nila o pagbili nila. So ibig sabihin, yung pressure na tumaas pa yung mga presyo, hindi na ganun katindi ka. Yung low supply and demand, dahil hihina ang demand, siyempre, pag mas mahina ang demand, nakakahabol na yung supply. So, bababa na yung presyo. Meaning, at least, hindi natataas yung presyo. Pero hindi lang daw ito ang dapat gawin. Dapat daw na mapababa ang production cost ng mga produkto, magtipid ang lahat at mas tangkilikin ang local products kesa imported. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, nananatili naman anyang malakas ang ating ekonomiya, kaya kakayanin nito ang hakbang na ito ng Monetary Board. Ayon pa sa DTI, it would slow down the growth of the economy. Unless, you know, other measures are done to stimulate, counter-stimulate, you know, the economy. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Posible raw na may mga ahensyang palakasin, bigyan ng mas malaking mandato at dagdagan ng budget sa planong panukalang right-sizing. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, base sa inisyal nilang pag-aaral, pwede raw i-upsize o palakasin pa ang sektor ng edukasyon at kalusugan. Hindi lang naman daw pagbabawas sa mga empleyado ng gobyerno ang pwedeng gawin. Nilalatag pa raw nila ang panukala para mabigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na i-review ang mandato ng mga ahensya. At kapag naisabatas, saka palang malalaman kung ano ang mga opisina ang pwedeng tanggalin, palakasin o pagsamahin.
Ang mga matatanggal daw na personnel sa ibang ahensya ay maaring i-train at i-retool para mailagay sa mas palalakasin pang sektor. Pwede rin daw ilagay sa iba pang proyekto ng gobyerno ang matitipid na budget sa panukalang right-sizing. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.